May mga tanong lang po ako, mahal na tagapangulo, patungkol po sa VFA, sa Visiting Forces Agreement. Kasi po, ang marami sa ating mga kababayan, ang pagkakaintindi po nila dito sa Visiting Forces Agreement ay taliwas po ano sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Sapagkat nakikita po ng ating mga kababayan kapag ka nandito po ang ating mga amang Amerikano, ang kanilang iniisip ay nandito sila para tayo'y ipagtanggol. Kaya lalong-lalo na po ngayon sa nangyayaring singgalot sa pagitan ng Taiwan at China, eh ang ating pong mga kababayan, karamihan ang kanilang paniwala na kapag ka nangyari ang kaguluhan doon at tayo po ay madamay, tayo po ay ipagtatanggol ng Amerikano. Gaano po ba katotoo ito? Are you finished? Secretary, who will answer the question of Senator Padilla? Yes, thank you. Well, according to the MDT, the United States is committed to defend the ipagtatanggol ng Pilipinas. That's the on the MDT. Now, any attack on the Philippines would also be considered as an attack on the United States. Saka ilang beses nila sinabi na ipagtatanggol tayo kung sakali may attack. Of course, ngayon may mga talks nangyayari ngayon, ongoing, para i-clarify yung parang yung implementing rules. How will they come to our defense? Yun ang kailangan i-clarify. Ang tawag namin doon clarificatory talks regarding the implementation of the MDT. Ongoing yun. Kasi while overall, sa strategic level, they will defend us. Gusto rin namin malaman on the more tactical level kung paano gagawin. So kaya merong clarificatory talks ongoing. Nag-umpisa yan mga 2 years ago bago nag-COVID. So I think ongoing pa rin yun. Mahal na tagapangulo, sa Mutual Defense Treaty po kasi, malinaw po doon na dadaan pa tayo sa Kongreso ng Amerika kapag tayo po ay inatake. Eh, paano po kaya yan? Yung mga iba pong kababayan natin ay masyadong naniniwala na kapag tayo po ay inatake, kagiyat, nandito ang Amerika. Pero doon po sa Defense Treaty, dadaan pa tayo sa Kongreso, magbobotohan pa sila. Eh bago sila pumayag at sila ano eh nabura na po tayo sa mapa. Eh siguro kailangan pong maging malinaw ang ating pagpapaliwanag sa ating mga kababayan para wag po tayong nagiging masyadong matapang. Kasi alam niyo po, para po tayong langaw na nakapatong sa kalabaw, na masyado po tayong matapang minsan, nakakalimutan po nating makipag-usap. Siguro tama po din yung sinabi kanina ni ang atin pong minority floor leader at ang aming isang chairman din ano ng PDP Laban. Eh tama po yung sinabi niya, kailangan meron po kayong tamang pagbibigay ng impormasyon, hindi lamang po sa kalagayan ng arbitral, kung hindi patungkol din po sana sa Mutual Defense Treaty at sa Visiting Forces Agreement. Kasi sa totoo lang po, kung kayo po ay nasa ground, kung kayo po ay nasa mga lugar, kung nasa ng maraming ating kababayan, eh hindi po nila naiintindihan yan. Ang akala po nila parang sa pelikula. Kapag nagkagulo, nandiyan na yung Amerikano. Eh, sa totoo lamang po, nung World War II, eh, ano ba nangyari sa atin? Naiwan din naman tayo sa ere. Sana po, maipaliwanag po natin yung mga ganitong pagkakataon. Sapagkat, napakahalaga po nito. Ito po ay hindi biro. Sapagkat, nasa ilong lang po natin ang Taiwan. I think ang sinabi yata, Senator Robin, ano kita, I will try to, kasi naputol-putol ng konti eh. Siguro ang tanong ba is yung
pagpapaliwanag, no? Yung tamang pagpapaliwanag na hindi na tamang pagpapaliwanag kung anong laman ng Mutual Defense Treaty. Kasi ang impression ay automatic ang assistance. Pero ako, I share the understanding ni Senator Padilla. Ang basa ko sa Mutual Defense Treaty, dadaan sa constitutional processes ng mga partido. So, that's the constitutional processes of the United States. Yes, yes, and kaya ngayon, inumpisa na namin yung clarificatory talks which are going on kung paano i-implement itong MDT. And nangyayari ngayon yan, nag-umpisa na yan 2 years ago nung the previous administration, nung di ba may pronouncement si President Duterte, so doon nag-umpisa yun. Para malaman natin exactly paano nila ma-implement itong mga, like anong ibig sabihin ng consent of Congress, anong ibig sabihin nun. So yun ang nangyayari ngayon. In fact, dito sa last hearing natin sa Committee on Foreign Affairs under Senator Marcos, pinag-usapan rin namin yan yung MDT. And I think anytime na itawag mo yun on that committee, if they wish to on the MDT at the implementation, we'll be very happy to give updates kung ano nangyayari. Pero pero I think magandang nangyayari at least ngayon dahil may clarificatory talks, we're able to raise itong mga issues with the United States. And tignan natin kung anong response nila. Kasi this was the alternative instead of renegotiating the entire MDT. We might as well keep the MDT, pero kailangan yung kung sa baga implementing rules of the agreement. So yun ang ginagawa namin ngayon. Thank you very much, Secretary. Senator Padilla, has you? Yes. Opo, isa na lang pong kasi mahal na taga-pangulo, meron na po tayong experience kasi sinasabi nila kanina, partner natin sa anti-terrorism. Pero nung Marawi siege, kalagitnaan ng labanan dahil sa pronouncement ng tatlong senador ng Amerika na yan, hindi tayo nasuportahan. Umatras sila ng suporta dahil sa usapin daw ng meron tayong problema sa human rights. Eh, nakakatakot po yan sapagkat sa ngayon meron pong, hindi man masasabing formal, pero meron mga base ng US bases, may mga US bases ngayon dito at na ginagamit nila dyan sa Fort Bonifacio yata yun, o isang nandito sila. Sana maging maliwanag lang po. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na meron pong serious na problema ngayon sa Taiwan. At hindi po ito pabor sa ating bayan kung hindi po maliwanag kung ano ang usapan natin sa Amerika. Sapagkat nung nangyari ang Marawi siege, naiwan sa ere ang ating Armed Forces of the Philippines dahil daw sa usapin ng meron daw tayong issue sa human rights. Yun lamang po. Maraming salamat. We have DFA Undersecretary Ed De Vega who has raised his hand. Are you answering the question of Senator Padilla, sir? Or do we... Can we also hear... I heard the voice of Senator Alan Cayetano. Would you like to answer the question of our colleague, Senator Padilla? So, first, Senator Cayetano, and then Undersecretary De Vega, if it pertains to the question of Senator Padilla. Thank you. I'll also discuss it, Madam Chair, but I'll defer first to Undersecretary, who's an expert on the matter. And then, if Senator Robin is not in a hurry, there are other matters with the West Philippine Sea that I'd like to discuss with the committee that I think would be connected to his inquiry. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Cayetano. We hear from Undersecretary De Vega if it pertains to the question of Senator Padilla. Thank you. Paliwanag lang po tungkol sa VFA. Eh, hindi po tiwala sa MDT yan kasi ito nga yung set of rules para ma-implement yung MDT. Kasi ito yung mga patakaran kung paano natin tatrato yung mga sundalo na darating dito, yung mga servicemen, precisely because of the MDT po. Pero huwag kayong magtabili, don't be worried, Senator Robin Padilla, yung DFA at saka yung gobyerno. Handang ipagtanggol ang bansa kung sino man ang lulusob sa atin, maging sino man sila. Hindi po maliwanag ang sinabi nyo, kaya
kina-clarify namin among ourselves. Can you repeat, Undersecretary De Vega, what you said? Handang ipaglaban ni Noman. Who are you referring to? What country? Can you clarify your statement, sir? The DFA will fight diplomatically always. You know, we always use diplomatic means to defend our country. You're saying that the DFA will use all diplomatic means to be able to protect the sovereignty and the territorial integrity and the security of our nation. Is that what you're saying, Undersecretary De Vega? Yes. Yes. Okay, clear. Senator Padilla. Hindi po natin kine-question ang DFA. Ang kine-question ko po yung VFA, Visiting Forces Agreement. Yun po ang sinasabi ko. Dahil ang alam po ng ating mga kababayan, dahil nakikita po nila dito yung mga dayuhang sandatahan, ang iniisip po nila secured na tayo dahil nandito na sila. Pero doon po sa ating Mutual Defense Treaty, ang nakalagay po doon malinaw na dadaan muna tayo sa Kongreso ng Amerika pag tayo'y inatake. Yun lamang po, yung akin po ay wala po akong kine-question na kung ano ang kapangyarihan ng DFA. Katunayan, naging maganda na po ang pag-uusap namin. Congratulations po kay Secretary Manalo. Ang sinasabi ko po, kasi napag-usapan nyo kanina na gusto ninyo magkaroon ng publisidad patungkol sa West Philippine Sea. Ang sinasabi ko po, dapat hindi lamang po yun ang inyong ipaliwanag at ibigyan ng publisidad sa ating taong bayan. Sapagkat sa ground, sa grassroots, hindi po nila masyadong naiintindihan kung ano po ang papel ng DFA at ang Mutual Defense Treaty at yung arbitral. Yun lamang po. At yung patungkol po dyan sa West Philippine Sea, hanggat hindi po nakikita ng ating mga kababayan na nakakapangisda ang ating mga kababayan doon, eh kahit pong anong gawin nating publisidad, kahit tayo po yung magtatatumbling, hindi po nila maiintindihan yon. Ang kailangan po doon ay muli ay makapangisda ng malaya yung ating mga mangingisda. At yung mga kababayan po natin doon sa Pag-asa Islands ay magkaroon ng kahit paano ay organisa o magkaroon ng kooperatiba. At siguro po, yan po ay magandang pagkakataon para po sa DFA na makipag-ugnayan sa DA. Maraming salamat po.